Masaganang bagong taon po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtunghay ninyo ngayon sa ating araw-araw na programang araw-araw na pagpapala. Walang kasawa-sawa si Lord na magbigay sa atin ng araw-araw na pagpapala. Ito po ang araw na habang sinasarahan natin ang taong 2020, mamayang gabi ay makakatanggap pa rin tayo ng pagpapala. Manigong bagong taon. Buti ng Panginoon, di po ba? Binibigyan tayo ng bagong taon, binibigyan tayo ng bagong, you know, pagkatapos ng pagsusulit natin, bagong chapter ng ating buhay ngayon. I will take advantage of this dahil ang blessings ng Panginoon hindi naman po mauubos. So kung hindi tayo masyadong naging tapat, di ba, nung last year sa pagtanggap ng mga blessings ng Panginoon, ngayon po maging masinop tayo sa pagtanggap ng blessings ng Panginoon, no? Sa pagkikipag-ugnayan sa Kanya, pananangin araw-araw, pagbabasa ng Kanyang salita, lalo po tayong mapapalapit sa ating Panginoon. Marami pong nangyaring gulatan, di ba, itong taong itong 2020. Marami pong restrictions. Subalit, alam niyo po, walang nasasayang sa ating mga nananampalataya, sa ating Panginoong Kristo. Wala pong natapon doon. Walang nasayang doon. Marami tayong natutunan tungkol sa ating mga sarili. Tama po ba? At kung papaano tayo mag-handle ng mga problema o mga krisis o mga sitwasyon na hindi naman natin hindi natin maiiwasan. Talagang ito pong mundo na to ay, you know, this is a fallen world. Amen. So ang crisis, ang sitwasyon, given na po dito. So ang maganda pong factor natin, God factor. Tayo pong mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo. At yung mga tatanggap sa araw na ito, wala pong aksidente na kayo'y nakatune in ngayon sa araw-araw na pagpapala. Talagang pagpapalain kayo ng Diyos kapag kayo po ay inimbita ninyo sa Kristo sa inyong puso. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, at ito po yung aking paboritong verse tuwing bagong taon, pinapaalala ko po ito sa aking sarili. Sabi po doon, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and the hope." Tayo pala ay pinag-iisipan ng mabuti ng Panginoon. Ang gusto niya, magkaroon tayo ng kapayapaan, no? Ayaw niya tayo masasaglak sa dusa o sa kahirapan. Gusto niya yun. Gusto niya tayong bigyan ng magandang hinaharap, a good future, at magkaroon tayo parati ng pag-asa. Tatandaan po natin yan. Jeremiah 29 verse 11. Sa buong taon na to, tignan po natin kung paano po natin tinatanggap ang magandang mga plano ng Diyos para sa atin. So sa pagbubukas ng bagong taon, ay maghahanda tayo kung paano tayo tunay na makasunod sa Panginoon at kilalanin din natin ang Kanyang mga plano sa 2021. May plano na, nakalatag na po ang plano ng Diyos. Lalakaran na lang natin yung mga plano ng Diyos. Let's be sensitive, let's be present, di ba? Sa Kanyang presensya, tayo nakikipag-ugnayan sa Kanya araw-araw. Una, ang taong ito ay taon ng revival. Diba? Lahat halos ng mga followers of Jesus, ito na po ang laman ng puso. Ang taong 2021 ay taon ng revival. Ito po yung pag-ibig sa Diyos na sa ating mga puso na pupukawin at gigisingin ng Diyos. Kasi ibang pag-ibig medyo lumagnaw, pero sa taong ito, pupukawin po ito ng Panginoon, gigisingin muli yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Makikita mo ang sarili mo na tunay na nagmamahal sa Diyos. Wow! So, paano mo ba pinapakita o pinaparamdam, diba? O paano nalalaman na ikaw ay nagmamahal? No? Paano mo nalalaman ikaw? Paano mo nalalaman na ikaw ay nagmamahal? Tanungin natin si Kevin, di ba? No? Paano mo nalalaman na ikaw ay nagmamahal? Tanungin niyo po ang ating mga sarili, di ba?
paano ko alam na ako'y nagmamahal, di ba? Praise God. Una po, gusto mong parating kapiling mo yung minamahal mo, di ba, Bishop Jay? Amen. Talagang yun, pag nagmamahal ka, gusto mo parati siyang kapiling. Gusto mong kausap, gusto mong kasabay sa pagkain, lalo na sa pagkain, di ba? Praise God. Kasi enjoy ka sa company ng minamahal mo. Giliw na giliw ka sa Kanya. So ang tanong, kinagigiliwan mo ba si Lord? Minamahal mo ba ang Panginoon? No? O nakakalimutan na natin siya, naaalala lang natin siya pag meron tayong mahigpit na pangangailangan. Kinakausap mo ba siya? O nag-o-open ka ba ng puso mo sa Panginoon? Maganda po no, na matuto tayo na kausapin natin ang Panginoon. Alam nyo, hindi naman kailangan i-memorize yung ating panalangin sa Diyos. Buksan mo lang yung puso mo sa Panginoon para kang kumakausap sa iyong ama. Kung wala kang ama, walang nangalinga sa best friend mo o sa taong pinagkakatiwalaan mo. Ganon din po sa Panginoon. Just open your heart to God. No? Kung ano po yung laman ng ating puso, pwede nating sabihin sa Kanya. Alam nyo po, hinihintay tayo ng Panginoon. Gustong-gusto niyang marinig yung mga hikbi natin na tutulungan niya tayo, di ba, yung mga hinanaing natin. Gusto niyang marinig para hindi ito naiipon sa atin. Yung mga misa nahirapan tayo, gusto niyang marinig po yun. No, dahil mahal tayo ng Panginoon. At alam niyo, pinadala niya ang Banal na Espiritu. Actually, ang Banal na Espiritu, kasama po natin ngayon. Naririto ang Banal na Espiritu na pinagkaloob ng Diyos sa atin upang palagi tayo may kasama no, sa lahat ng usapan natin. Alam nyo, dinadala ng Banal na Espiritu yan sa ating Panginoon. No? Tinuturuan tayo, di ba? Ang Banal na Espiritu, ang ating best friend. So, kung wala kayong best friend, well, andito po ang Banal na Espiritu. At dito po sa araw-araw ng pagpapala, kami po ay mga kaibigan nyo rin. So, mag-comment po kayo kung meron kayong naisip pag-pray. Sasagutin po namin ang mga comments niyo sa box po natin. Amen. Thank you, Lord. So, ito rin po ang dekada ng apoy ng Banal na Espiritu para sa ating buhay. Ang buong dekadang ito, 2020 to 2030, ito po ay dekada ng apoy ng Banal na Espiritu. So, huwag po tayong mahuli dito, di ba? Kung ano-anong mga sinasabi nating taon ito, taon ng bakat, taon ng aso, taon ng daga, di ba? Pero ito po ay taon ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang dekada, 10 taon ng paggalaw ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay, sa ating mga bansa. So, umpisa ngayon ay, you know, kumonekta na tayo sa ating Panginoon. Hindi aksidente na riyan ka ngayon nanonood ng araw-araw na pagpapala. Tutulungan ka namin, okay? Na makalapit at maintindihan natin ang salita ng Diyos at ang mga sinasabi niya sa atin. Praise God! Thank you, Lord. So kung tayo po ay magpapatuloy na tutunghay sa Kanyang salita, magbabasa tayo ng Biblia, alam nyo, gagabayan tayong tiyak ng Panginoon. Mararanasan natin ang Kanyang pagpapala sa 2020. Bukas po, ipagpapatuloy ko po ang aking sharing sa inyo dito sa araw-araw na pagpapala. Kung hindi mo pa iniimbita ang Panginoon sa iyong buhay, ito rin yung pagkakataon upang tanggapin siya, imbitahin siya sa iyong buhay. Ito po yung unang step natin na bilang nananampalataya. Ito po yung pagdideklara ng ating pananampalataya. Kasi madali naman sabihin nananampalataya ka, pero sa puso mo, hindi man dinideklara yan. Kasi pag dineklara mo yan, importante po yun, mabigat po yun pag dineklara mo na ng Panginoon. So, Kristo ay iyong Panginoon. Wala nang iba. Ang Panginoon, so Kristo ang iyong Panginoon. Sige po, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na to, sa umpisa ng dekada ng taong ito, 2021, Lord, dinideklara ko sa aking puso, sinasabi ko sa aking bibig na si Jesucristo, ang iyong anak na ipinadala sa lupa, ay aking Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa pang-araw-araw kong pamumuhay na makilala ko pa kayo, Panginoon, sa isang malalim na paraan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung ginawa mo yan, pinagpala ka na.
Ang tawag sa iyo ngayon ng Bible is anak ng Diyos at may access ka sa ating Panginoon. Sumulat ka, papanalangin ka namin at ibabahagi namin sa iyo mga scriptures na makakatulong sa iyo upang ikaw ay lumago. Kung ikaw naman na ay may sakit ngayon, tayo rin ay mananalangin sa healing. Lord, heal, Lord, ang mga may sakit ngayon. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kagalingan, Lord, sa pamamagitan ng mga sugat na tinamo mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. So, bukas po, magkita-kita ulit tayo dito sa inyong paboritong programang araw-araw na pagpapala. God bless you and bye-bye!